Kuya, paano po maaalis ang pagiging malag ng cellphone? Alright, what's up sa inyong lahat and welcome back ulit sa aking channel. At maraming salamat sa iyong magandang katanungan. Susubukan natin yan sagutin sa pamamagitan ng ating gagawing tutorial. At sa mga bago pa lang na napadpad dito sa channel ko na ito, i-click mo na ang subscribe at notification bell para naman mas maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Alright. Nagiging malag ang mga bawat cellphone. Depende sa kung anong mga ginagamit na application nito. Halimbawa na lang yung mga running resources o yung mga running application. Bakit ba nagkakaroon ng mga running application? Yan yung mga application na ginagamit mo. Kahit natanggalin mo sa recent, ay nandun pa rin sa mismong running background niya. Napatuloy na gumagana kahit hindi mo na siya ginagamit. So paano natin siya maaalis? Yan yung number one trick na gagawin natin ngayon para mawala yung pagiging lag ng cellphone mo o ng cellphone ninyo. Kahit sa akin ganyan din. Ito lang din ang ginagawa ko at subok ko na to. Kaya ito ang ituturo ko sa inyo. Kaya hindi na natin patatagalin to. Kaya intro, pasok! Ang first step natin dito mga kaibigan ay sobrang dali lang. Kaya't sundan mo lang, aralin mo ng mabuti para hindi ka malito sa pagsunod ng instruction ko. At kung hindi mo naman talaga matandaan, pwede mo naman balikan ang video na may kasamang subscribe at click ng notification bell. Alright, ganito lang yan mga kaibigan. Punta lang tayo sa settings mga kaibigan. Then, hanapin lang natin yung app management. Kung saan naroroon yung mga application nating naka-install. Kung, ayan. Click lang natin to, app management. Then, sa ibang cellphone may lumalabas na mga running application. Mas madaling paraan dahil makikita mo na kaagad kung ano yung mga ipo-force-stop mo. At sa mga ganitong paraan naman, i-click mo lang yung application list o yung app list na nakalagay. O ito siya mga kaibigan. Click lang natin yung app list. Then, makikita natin yung mga application na nakalagay sa cellphone natin. Ito yung isa sa dahilan kung bakit naglalag yung mga cellphone natin. Then, hanapin lang natin kung ano yung palagi natin ginagamit na application at i-click natin yun. Halimbawa na lang ito, nakita ko kagad si Chrome. Isa ito sa mga ginagamit ko araw-araw. Click lang yung Chrome. Then, click nyo lang yung first stop. Then, hanapin nyo pa yung iba nyong application na palagi nyong ginagamit. Halimbawa na lang din ito ni Clash of Clans. Ang lakas makapag-lag nito kaya dapat i-force stop to pag hindi mo ginagamit. Pero depende pa rin yun kung meron kayong mga hinihintay na alarm. Dahil kung minsan naglalaro ka, meron kang oras na hinihintay. Ayan, po-force stop nyo lang. And number 3, yun ay si Facebook. Ayan, force stop nyo lang din. And back nyo, hanapin nyo pa yung mga iba nyong application. Tulad na lang nito nila Google Play Games. Kailangan na kailangan yan dahil napakalakas po kumain ng RAM natin yan. Google Play Service. Okay. Then, si Google Play Store. Ayan, sobrang lakas nito kaya huwag niyong kakalimutan itong mga Google Play Store na to. And si Lazada, ayan, malakas din yan. Malakas makapagpalag. Si Messenger, ayan. Pero kung gagamitin nyo rin mamaya, pwede nyo nang hindi i-force stop.
Eh, si Mobile Legend, isa to sa pinakamalakas kumain ng running background. Kahit di mo na siya ginagamit, gumagana pa rin ito. Malakas. Nakakatulong din ito sa pagkain ng battery. Kaya mabilis din malobat yung cellphone mo kahit di mo ginagamit. And hanapin nyo pa yung mga iba. Halimbawa na lang nito, share it. Ayan. Malakas din yan, makapagpalag. Ayan. Na-i-4-stop ko na siya. Hindi ko na siya po-4-stop. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede nating i-4-stop na hindi maapektuhan yung cellphone natin. Ayan. Basta lagi nyo lang tatandaan, mga kaibigan, yung mga application na dapat nyo i-4-stop para hindi mag-lag yung cellphone nyo at para hindi mabilis malobat yung cellphone ninyo. Ayan, si YouTube pwede rin. Pero ayun, marami pang pwedeng gawin dyan na ipo-4-stop. Nakadepende na lang sa inyo. Halos lahat pwede yan. Nakadepende na lang sa inyo, mga kaibigan. Sana natulungan ka nitong tutorial ko. Kung meron ka pang gustong malaman, mag-comment ka lang dito sa comment section ng video na ito. Then, susubukan nating alamin yung gusto mong malaman na gagawa natin ito ng tutorial para naman lang sa ganun ay marami rin tayong matulungan. At huwag mo lang kakalimutan, i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And maraming maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa akin, at sana andyan pa rin kayo dahil pag inaabot natin ng 15,000 subscribers ay mamimigay tayo ng freebies. Kaya simula ngayon, i-comment mo na ang iyong pangalan at cellphone number. Then, mag-iwan ka ng magandang comment at bunutin natin yung mananalo ng GCash. Credit sa GCash. And sasabihin natin kung magkano sa next vlog natin. And yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Sobrang basic, di ba?